comes once in a lifetime. Mas maganda sigurong sabihin na true love comes when pain has done. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Dito tayo magaling pagdating sa pag-ibig. Maraming uri ng pag-ibig sa mundo. At isa na nga rito ang pag-ibig ng magkaibang kasarian. Sa paaralan, sa mga park, at maging sa mga romantic places, ay karaniwang nakakakita tayo ng mga nagliligawan at nagsusuyuan ng kanilang mga sinisinta. May mga nagbibigay ng regalo, sinosurpresa ang kanilang mga minamahal, pinapangiti at pinapasaya ang mga ito. Kung may subject lang sana ng Love 101, siguradong mataas ang grado nating lahat dito. Ito ang ating kalakasan, ngunit ito rin ang dahilan ng ating kahinaan. Marami ang nahuhumaling sa pag-ibig. Gagawin ng lahat, makuha lamang ang inaasam. Maraming sumasaya sa pag-ibig, ngunit kasabay nito ang pagluha at pag-iyak ng mga pusong nasugatan. Parang nerd ba sa Kamusta na pala kayo ng mga girlfriends niyo? Ayun, syempre naman, lagi ko siyang dinadala dun sa mga 5-star hotel, mga ganun, di ba? Sa Jollibee, ganun. Inyaman mo naman, ganun talaga. Patras kayo kumain, ganun. Oo ah. Matakot siguro yung girlfriend mo, no? Hindi naman. Kasi nga, dami rin naman natitira eh. Tinitake out na lang naman. Ikaw naman. Ikaw naman. Idol. Ikaw ba? Ako, ayun, si Krisha. Na-meet ko na siya nung isang linggo. Talaga? Pare, ang ganda niya, nakakas... Yung nakita ko sa kanya... Ganun, Nalabot first sight ka, ganun? Oh. Alam mo yung slow-mo? Eh? May sub, napapaduhin ako dun, pre, pero naniwala ako sa kanya, pre. Kahit na ay. Di daw totoo yun, sabi niya, yung nagpa-pass forward daw yung totoo. Ay, ganun? Kami nga eh... Sa akin, halo. Going strong ngayon. Tapos, actually, kasi celebrate lang namin ng... 2 years anniversary namin. Wow, Lupet! Wow, Lupet! Naman! Siyempre naman. Buti nagtagal kayo? Oo nga. Oo naman ah. Basta ganyan may talaga. Pagkakaunawan lang. Ano yung gift mo sa kanya? Ano? Ayun, teddy bear. Gano'ng kalaki? Yung malaki. Pari ang corny mo, teddy bear. Buti ka pa ngayon. Sweet daw sabi. Buti ka pa ngayon. Buti ka pa nga may narigalo eh. Oo kasi, nung mansari namin, kailan ba yun? Kahapon, mansari namin eh. Nag-inanam niya sa akin teddy bear, chocolates. Ganun, parang wow, tingin ko nga eh, tingin ko nga pera yung ano eh, yung gusto niya sa akin. Hindi naman siguro, Fred. Hindi eh. Tingin nyo ba, kailangan ba ng pera sa isang relasyon? We conducted a survey to gather information about our topic poor love in different colleges. Their perspectives were collected and interpreted through a role-playing, showing the factors that affect a particular relationship. Like for instance, the socioeconomic status. The aim of this study is to show how socioeconomic status of both lovers affect the relationship and to enlighten everybody about the reality and the so-called true love. Hindi po ba nakakapekto ang financial na aspeto pagdating sa isang relasyon? Lumagot po kayo po! Lumagot po kayo! Paano po siya nanligaw sa inyo? Paano niyo po kayo niligawan? Una, through text, tas sa'yo, nagde-date na date. Sa text nyo na rin po siya sinagot o... Hindi. Anong date? Second date. Sa inyo pong palagay, mahalaga po ba yung financial na aspeto pagdating sa isang relasyon? Oo naman, kasi... ala, kasi kung di din kayo, wala kayong pera, syempre. Di kayo makapag-date, di kayo mabibili ko. Maging practical po tayo ganun. Ah, practical lang po. Sige po. Salamat po at salamat po sa pag-aaral. My eyes are no good blind without her, the way she moves.
things I never taught her. When she talks, she somehow creeps into my dreams. She's a doll, a catch, a winner. I'm in love and no beginner could ever grasp or understand just what she. Uy, wag mo naman bilisan. Di pa man din tayo, iniwanan mo naman. Alam mo kasi siguro, tadhana na ba? Bakit naman? Kasi, wala, kita mo naman yung araw, sumasang-ayon, yung hangin, binubo lang yung pangalan mo. Tapos, wala, sobrang saya ko lang, kasi lang. Sorry naman kung kobi ako ah, nasabi ko lang talaga na iisip. Grabe naman wala mo lang kasi sweet naman. Eh, ganito rin ako eh. But my heart swears by her baby, baby blue eyes. Stay with me. Pag lumalabas po kayo usually kapag may gastos ganun na related, sino po usually yung nanlilibre o yung taya? Ganun? Madalas ako ganun. Ganun. Madalas po ba kayong magbigay ng sorpresa o regalo? So? Madalang lang, hindi naman ganun kadalas. Ay. Huling katanungan na lang po, sa inyo pong palagay, may epekto po ba yung financial na aspeto pagdating po sa isang relasyon? Siguro sa ilan, pero sa karanasan ko naman, hindi naman gaano, lalo na kung halimbawa yung babae, hindi naman siya ganun ka-fancy. Kung contento na siya kung ano yung naibibigay mo, okay na yun. Ayun po, salamat po. Sige po. Di ko alam saan, kailan, paano ba nag-umpis ang lahat. Yeah. Grabe naman. Ikaw na bahala doon. Basta ikaw kasama ko. Hindi. Kinilig ka. Samugas ba? Ganun talaga kita kamahal eh. Alam mo, kahit saan, dadali kita. Huwag masaya ka lang. Masaya naman ako eh. Talaga? Oo naman. Hindi kaya yata naniniwala eh. Hindi, naniniwala naman ako eh. Ganun talaga. Lahat paniniwalaan ko din, sinabi mo lang. Medyo corny. Hindi naman. Siyempre naman, tutulang naman ka ba, sabi ko. Oo. Talaga? Ano, tara na? In the summer heat, I'll be your number one fan. Stand beside you and give you shit cause I can. I'll protect you from... Sa tingin niyo po, nakaka-apekto po ba yung financial na aspeto pagdating sa isang relasyon? Hindi naman. Bakit po? Bakit niyo po sabi? Siyempre, as long as you love each other, di naman kailangan ng puro material thing ang binibigay ng nasa isang relationship. Alam mo ba kung anong date mo? Anong date mo? Date natin. Hindi, di ba mansari natin yun? Ay, naalala mo pa pala. Salamat. Wala ba bang teddy bears? Alam mo naman hindi ko kaya yun eh. Pwede mo naman pag-ipunan yun kung kaya mo eh. Chocolate ba wala? Wala eh. Rose na lang. Kasi ito dalawa lang oh. Sana kahit tatlo man lang para I love you.
Hindi, kasi dalawa lang yan. Kasi, mahal kita. Epekto po ba yung financial na aspeto pagdating po sa relasyon? Siyempre dapat hindi. Kasi siyempre nga dapat hindi kayo sa materialistic na bagay. Dapat mahal nyo pa rin isa't isa. Pero kung titingnan natin sa isang side, pero dapat mayroon pa din. Siyempre, konti, hindi naman yung na-depend, pero konting-konti na. Siyempre, sabihin natin birthday ng isa. Siyempre, surprise mo naman kahit paano magbigay ka ng effort. Siyempre, mag-effort ka pa rin. Kahit kayo na mag-effort ka pa rin na siyempre pakiligin yung shot. So, yun. Para magpakita mo rin na mahal mo siya. Oo, oh, yun. Ayan po. Maraming salamat po sa oras mo po. It's good. Kaganda mo na lang ngayon. Walero ka talaga. Anong oras ka pa na naka-uwi kahapon? Mga 11 na eh. Palagi ka na lang yata ang ginagabi ah. Pagka ano nga, babantayan na nga kita. Lo, grabe. Oo, oh, para masigurado ko eh, yung ayos ka pa. Magtatagal ba tayo kung hindi tayo siya? Diba? Grabe ka, pupunta ko lang kahapon, miss niya na ako. May favorite ka niya eh. Yun na nga yung luto. Yung pagkakas. Oo, oh, yung tunog guys. Effort ako no. First time ko kayo magluto. Miss na nga yun. Matutok ko pa. Tara doon, magpapakita ko. Goodbye, 'cause I never wanna see you cry. So I swear to you my love will remain, and I swear to Lord again I never wanna say goodbye, 'cause I never wanna see you cry. 'Cause I swear to you my love will remain, and I swear over again. Grabe kayo maglaro ng mga ganyan ah. Ikaw nga grabe kang hindi magawa. Hindi naman ko naglalaro eh. Ay mga pre, matanong ko lang. Di ba naalala niya pa ba yung kwan? Yung sinabi ni Amy. Ano yun? Tinanong niya ng isang araw? Yung tinanong niya, hindi niyo ba naalala? Naalala ko lang, sabi niya mag-diet to si Roberto. Hoy! Hindi yun. May iba pa eh. May isa pa. Yung mahalaga ba yung pera? Nung nasa dito tayo sa likod ng ano eh. Oo. Sa Baywatch, Baywatch. Oo, yung sa Baywatch tayo. Ano? Sabi niyo daw. Ikaw. Kasi ako. Tanungin niyo ako. Sige. Para para sa iyo, ano ba yung mahalaga ba yung pera? Para sa akin kasi pre, hindi ito mahalaga yan. Kung mahal mo yung isang tao kahit wala siyang pera, mahal mo 'yun. Yun din naman sa akin ni Biren kasi hindi naman pera yung dahil hindi naman dahil sa pera niya yun ang hindi naman dahil sa pera niya ang dahilan na pagkakamahal. Tama, tama. Dalawa lang kami pre, dalawa lang kami. Diba? Oh, ikaw din. Hindi eh, kailangan talaga ng pera eh. Dalawa na siya agad na. Yan na naman. Yan tayo eh. Pero narinig ka. Kailangan pa rin kasi napaka-importante talaga. Oo, tama. Pagka kumain kayo, kailangan mo ng pang-treat sa kanya, di ba? Ako. O, oh, ikaw ba? Ako? Tanangin mo naman ako daw. Ano bang sagot mo? Isang yung tanongin mo yun. Mahalaga daw yung pera. Okay. Mahalaga. Kaya nga. Ay, sagot ko doon, I agree with Roberto. Huh? Kasi naman, mahalaga din talaga 3 yun. 3 points. Oo.
mahalaga talaga yun. Kasi nga naman kapag halimbawa naging kayo, naging mag-asawa kayo, di ba? Pagpapalaluan nyo yung future nyo. Kasi kung magkaanak man kayo, anong pakakain nyo pagmamahal? Kainin mo ito, pagmamahal. Oo, ganun. Mahal kita. Oo, ganun. Dapat iniisip nyo rin yung ganun mga bagay. Ganto na lang. Dapat balance yung pagmamahal tsaka yung pera. Hindi dapat nakakangat yung pagmamahal kesa sa pera. Ito, ito yung pagmamahal. Taso, taso yung pagmamahal. Ito. Hindi naman pwedeng hindi sila pantay. Oh, dapat pantay sila. Sa atin naman sa ngayon. Pero yun talaga. Tama yun. Magaling yun. Tingin nyo. Hindi pantay. Oh, tama yun. Dapat pantay. Pantay talaga. Kaya anong oras na ba? 5:47 na mga bes. Hey girl, I'm waiting on ya. I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you out and have a celebration, a celebration. The music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool and we know it too. While we are.